Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Drivers TV po muli, ang inyong lingkod. Ngayong araw na ito ay magluluto tayo ng ating pork humba. At kung gusto niyo pong malaman kung paano gawin ito, panoorin niyo lang po ang aking video. At huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe sa channel ko. Pindutin lang po natin ang ating subscribe. Pati na rin po ang ating bell button sign para po sa ating mga new updates. Sa pagluto po ng ating pork humba, kailangan po natin ng bulaklak ng saging o banana blossom kung tawagin. Kailangan din po natin ng soy sauce at suka. Kailangan din po natin ng seasoning mix, asin, paminta, pati na po brown sugar. At gagamit din po tayo dito ng bawang, daon ng laurel, pamintang buo, sibuyas na pula, at pati na rin po sibuyas na puti. At syempre, ito na po ang ating pork na kailangan. Inislice ko lang po ito ng ganito po kalalaki. At simulan na po natin ang ating pagluto. Painitin na po natin ang ating kawali, pati po ang ating mantika. Saka po natin igisa ang ating bawang. Aantayin lang po natin itong mag-golden brown. At isusunod po natin mamaya-maya ang ating sibuyas. At pag medyo golden brown na po ang ating bawang, ilalagay na po natin dito ang ating sibuyas na pula, kung tawagin. Bago po natin ilalagay mamaya ang ating sibuyas din na puti. Pagluto na po ang ating sibuyas na pula, ilalagay naman po natin ngayon ang ating sibuyas na puti o white onion. Igisa lang po natin ito na maayos hanggang po sa maluto ang ating mga sibuyas bago natin ilagay ang ating pork o baboy. At ngayon po na okay na ating sibuyas, ilagay na rin po natin sunod dito ang ating pork. Ayusin lang po natin ang paglagay nito. Saka po natin ito hahaluin. Ngayon po mga kaibigan, nailagay na po natin ang ating baboy o ang pork. Haluin po natin ito hanggang po sa ma-absorb ng ating baboy o pork ang ating mga pampalasa. Saka po natin ito lagyan ng paminta. Pag nailagay na po natin ang paminta, muli po natin itong hahaluin para po kumalat din ang lasa ng paminta sa ating pong karne ng baboy. At mga kaibigan, ito po pala ang ating gagawin. Kailangan po natin ubusan ng maayos ang ating karne. Kailangan po natin palabasin ang sarili niyang mantika bago po natin ito timplahan ng iba pang pampalasa para po mas masarap ang kalabasan ng ating pork humba. At ayan na guys, nag-aaro na siya ng sarili niyang oil. Atin na po itong igigisa sa sarili niyang mantika. Aantayin lang po natin itong mag-golden brown bago natin timplahan ng mga ibang pampalasa. At ngayon guys, ilalagay na po natin ang ating dahon ng laurel bago natin ilagay ang buong paminta. Pag nailagay na ang ating dahon ng laurel, ilagay na rin po natin ang ating pamintang buo. At ngayon mga kaibigan, atin naman po itong hahaluin. Kung makikita nyo po, nagiging golden brown na ang ating pork o ang ating baboy. Ngayon po na golden brown na ang ating baboy o ang ating pork, atin na po itong lagyan ng tubig. At saka po natin ito papalambutin. Atin po itong tatakpan hanggang sa tuluyan pong lumambot ang ating karne. At pag malambot na po ang ating karne, muli po natin itong buksan
Ayan mga kaibigan, kung makikita nyo po, nagkaroon na siya ng sarili niyang oil. At saka po ngayon, malambot na ang ating karne. At mga kaibigan, tinitiyak ko sa inyo, magiging masaya ang araw nyo pag natikman nyo ang pork kumba na katulad nito. Ilagay na rin po natin dito ang ating soy sauce. Isunod na rin po natin ilagay dito ang ating suka o vinegar. At syempre, ang higit sa lahat na magpapasarap din dito sa ating pork kumba, ang ating brown sugar. Atin po lamang itong haluin nang sa ganun po, maabsorb na ng karne ang mga pampalasa na atin pong inilagay. At syempre, mga kaibigan, ayusin natin ang ating karne bago natin ito lalagyan ng takip. At pag nahalo na po natin ito at naayos na po natin ang ating karne, muli po natin itong takpan. Para naman po ito sa pagpapaiga ng sabaw o pagpapalapot ng sarsa ng ating pork kumba na katulad po nito. At mga kaibigan, ito na ang tamang oras para ilagay natin ang ating seasoning mix at ang kaunting asin para po mas lalong sumarap pa ang ating pork kumba. At ngayon naman po, atin ang ilalagay dito ang ating banana blossom o ang bulaklak ng saging. At saka po natin ito hahaluin. Aantay na lang po natin mga kaibigan na maluto ang ating napakasarap na ulam, ang ating pork kumba. Yan na po mga kaibigan ang itsura ng ating pork kumba. Nagmamantika na po sa sarap. At ito na mga kaibigan, ang ating napakasarap na pork kumba. At syempre, mamaya-maya po lamang, tayo ay magkakainan na. Akin lang po itong hahaluin muli sa loob lamang ng ilang minuto. At ilalagay ko na ito sa isang malinis na lalagyan. At mga kaibigan, sino ba naman ang hindi mapaparami ang kain dito? Pag ganito kasarap ang ulam mo, masarap na, napakalambot pa. At ito na po ang ating napakasarap na pork kumba. Ready to serve na po ang ating masarap na ulam. At mga kaibigan, samahan niyo po ako sa aking pagkain. At sa lahat po na nakapanood ng video kong ito, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang ating video. Maraming salamat po sa inyong lahat.